Gabriel sa mahal na Birheng Maria. Isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroon, laga, pinati niya ito. Ha, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos, uwika niya. Sumagpakinoon. Nagulimihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung atulogan iyon. Kaya sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot, Maria, sapagkat lulugdan ka ng Diyos. Makinig ka. Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawagin anak ng kataas-taasan. Paanong mangyayari ito ngayong ako'y dalaga? Tanong ni Maria. Sumagot ang anghel. Bababak sa iyong Espiritu Santo at ililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawagin anak ng Diyos. Sumagot si Maria. Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi, at nilisan siya ng anghel. Ang pagbati ng anghel Gabriel sa mahal na Birheng Maria, kamarera, Ginoong Andi at Joan Tanega at pamilya. Ang ikalawang misteryo ng tuwa, ang pagdalaw ni Maria ng pinsang sa Elizabeth. At buong galak na sinabi, pinagpala ka sa mga babae
ang pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinabugunan. Sino ako, winang ina ng aking Panginoon? Sapagat pagkarinig ko ng iyong dati, ay nagagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagat nananalig kang matutupan ang ipinasasabi sa iyo ng Panginoon. At sinabi ni Maria, ang puso ko ay nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu sa Diyos na aking tagapagligtas. Ang paggalaw ni Maria sa kanyang pinsang si Elizabeth, Pangalera, Ninong Gino Joseph Abad Manas at pamilya. Ikatlong misteryo ng tuwa, ang pagsilang kay Jesus. Sinilangan ni Haring David sapagat siya'y mula sa lahi at angka ni David. Kasama niyang umuwi upang magpatalarin si Maria na kanyang magiging asawa na nooy kagampan. Samantalang naroroon sila, dumating ang oras ng panganganak ni Maria at isinilang niya ang kanyang panganay at ito'y lalaki. Binalot niya ng lampin ang sanggol at iniga sa isang sabsaban sapagat wala ng lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. Ang pagsilang kay Jesus, Camarera, parokya ng Mahal na Birhen ng Santo Rosario sa pangangalaga ng Samahan ng San Jose. Ang ikaapat na misteryo ng tuwa, ang paghahandog ng sanggol ni Jesus sa templo. Sa templo, Camarera, Ginoong Roderick at Leilani Abad at pamilya. Ang ikalimang misteryo ng tuwa, ang pagkakita kay Jesus sa templo ng Jerusalem. Dakilari kailan
mo. Diyos na makapangyarihan, dakilang hari. Pagkatapos ng pista, sila'y umuwi na. Nagpaiwan si Jesus sa Jerusalem, ngunit hindi ito napansin ang kanyang mga magulang sa pag-akala ng isa na si Jesus ay kasama ng isa. Nagpatuloy sila sa maghapong paglalakbay. Nang malaman nila na hindi siya kasama, siya'y hinanap nila sa kanilang mga kamag-anak at kakilala. Hindi nila siya matagpuan, kaya bumalik sila sa Jerusalem upang doon hanapin. At nang ikatlong araw, natagpuan nila si Jesus sa loob ng templo, nakaupong kasama ng mga guro. Sinabi ng kanyang ina, "Anak, bakit naman ganyan ang ginawa mo sa amin?" Sumagot siya, "Bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi ba ninyo alam na ako'y dapat na nasa bahay ng aking ama?" Ngunit hindi na naunawaan ang pangungusap na ito. Sila'y umuwing kasama sila sa Nazareth at naging isang masunuring anak. Ang lahat ng bagay na ito ay iningatan ng kanyang ina sa kanyang puso. Ang pagkakita kay Jesus sa templo ng Jerusalem, kamarera, kapila ng banal na mag-anak, barangay Kapitisa, Tansa, Cavite. Saan man labanan, tagumpay ay kaniya. Ang mga misteryo ng liwanag. Unang misteryo ng liwanag, ang pagbibinyag kay Jesus sa ilog Jordan. Sa Galilea at lumapit kay Juan. Sinansala siya ni Juan na ang wika, "Ako po ang kailangang binyagan ninyo at kayo pa ang lumapit sa akin." Ngunit tinugon siya ni Jesus, "Hayaan mo itong mangyari ngayon sapagkat ito ang nararapat nating gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos." At pumayag si Juan. Nang mabinyagan si Jesus, umahon siya sa tubig. Nabuksan ang langit at nakita nila ang Espiritu Santo bumababa sa kanya gaya ng isang kalapati, at isang tinig mula sa langit ang nagsabi, "Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugan." Ang pagbibinyag kay Jesus sa ilog Jordan, kamarera, ginoong Teddy Doneza at pamilya. Ikalawang misteryo ng liwanag, ang pagpapahayag ni Jesus sa kasalan sa Kana. Kasalan sa Kana Galilea at naroon ang ina ni Jesus. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay naroon din. Kinapos ng alak, kaya sinabi ng ina ni Jesus sa kanya, naubusan sila ng alak. Sinabi ni Jesus, "Huwag ninyo akong pangunahan ginang, hindi pa ito ang panahon ko." Sinabi ng kanyang ina sa mga naglilingkod,
gawin ninyo anumang sabihin niya sa inyo. Doon ay may anim na tapayan na ang bawat isa'y naglalaman ng 20 hanggang 30 galon. Sinabi ni Jesus sa mga katulong, punuin ninyo ng tubig ang mga tapayan. Subalo kayo ngayon at dalhin ninyo sa namamahala ng handaan. Dinalang nga nila ang namamahala ng handaan. Tinikman naman ito ang tubig na naging alak. Ang nangyaring ito sa Cana Galilea ay sangunang kababalaghang ginawa ni Jesus. Ang pagpapahayag ni Jesus sa kasalan sa Cana, kamarera, parokya ng mga nabire ng Santo Rosario sa pangangalaga ng apostolado ng panalangin. Ang ikatlong misteryo ng liwanag, ang paghahayag ni Jesus ng kaharian ng Diyos. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Nang makita ni Jesus ang napakakapal na tao, umahon siya sa bundok. Pagkaupo niya, lumapit ang kanyang mga alagad at sila'y tinuruan niya ng ganito, mapalad kayo kapag dahil sa akin naalimura kayo ng mga tao. Pinag-uusik at pinagbibigkaan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Magdiwang kayo at maganap, sapagkat malaking itong gantimpala sa langit. Gayon din ang ginawa ng mga tao sa mga propetang nauna sa inyo. Ang paghahayag ng kaharian ng Diyos, kamarera, ginang Joan, Cesa at pamilya. Ikaapat na misteryo ng liwanag, ang pagbabagong anyo ni Jesus. Sa kalaban ng maliban, maging kanin na araw, kay Jesus na naisipan, sumalo na kapagkuan sa tabor na kabundukan. Dito sa bundok na ito, pinagsamang totoo ng poong si Jesus. Pagkaraan ng anim na araw, umakyat si Jesus sa isang mataas na bundok. Wala siyang isinama kundi sina Pedro, Santiago at Juan. Samantalang sila'y naroroon, nakita nilang nagbagong anyo si Jesus. Nagniningning ang kanyang kasuotan na naging puting-puti. Ano pa't walang sino mang makapagpapaputi ng gayon. At nakita ng tatlong alagad si Moises at si Elias na nakipag-usap kay Jesus. Sinabi ni Pedro kay Jesus, Guro, mabuti pa'y dumito na tayo. Gagawa po kami ng tatlong kubol, isa sa inyo, isa kay Moises at isa kay Elias. Hindi nalalaman ni Pedro ang kanyang sinasabi sapagkat lubos ang takot niya at ang kanyang mga kasama. At nililiman sila ng isang alabaat at mula rito'y may tinig na nagsabi, Ito ang minamahal kong anak, pakinggan ninyo siya. Pagdakap, tumingin ang mga alagad sa paligid nila, at nakitang wala na silang kasama roon kundi si Jesus. Ang pagbabagong anyo ni Jesus, kamarera, ginang Maria Sabina, abad manguling at pamilya. Kasisilaw at ang dami na kakawan, parang busilat na tunay, puting hindi ano lang.
ang misteryo ng liwanag, ang pagtatatag ni Jesus ng banal na Eukaristiya. Ugali ng Kahudyohan, kung ganitong Paskong araw, sa pagkain ng hapunan, sila'y may isang tinapay na nabubukod sa dula. Yaong tinapay na isa, walang halong lebadura, ni Jesus na poong nama, tinangnan na may paninta at binuksan pagdaka. Nang dumating na ang oras, tumulog si Jesus sa hapag kasama ang kanyang mga alagad, at sinabi niya sa kanila, "Malaon ko lang ina sa pasam na makasalo ka ng Pagpasko bago ako magbaba." Dumampo siya ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, kanyang pinapiraso at ibinigay sa kanila. Sinabi niya, "Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin." Gayon din naman, pinampot niya ang sarong pagkatapos magapunan at sinabi, "Ang sarong ito ang bagong tipa ng aking dugo na magubuhos dahil sa inyo." Ang pagtatatag ni Jesus ng banal na Eukaristiya, Kamarera, Ginoong Elmer Pasko at pamilya. Aniya ay kaliliyo, ito'y siya katawan ko. Ang mayo ng hapis. Ang unang misteryo ng hapis, ang pananalangin ni Jesus sa hardin ng Getsemani. Umasok at nagtuluyan sa loob ng halamanan, puwertong pananalanginan, doon niya'y naggunang-gunang tigib kadalamhatian. Dumating sila sa isang lugar na tinatawag na Getsemani. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Dito muna kayo at mananalangin ako." Ngunit isinama niya sina Pedro, Santiago at Juan. At nagsimulang mapagabag at maghirap ang kanyang kalooban. Sinabi niya sa kanila, "Ang puso ko'y tigil ng hapis na halos ikamatay ko. Paghintay kayo rito at magbantay. Pagkalayo ng konti, siya'y nagpatira pa at nanalangin na kung maari huwag nang dumating sa kanyang oras ng paghihirap. Ama, ama ko," wika niya, "mapangyayari mo ang lahat ng bagay. Alisin mo sa akin ang sarong ito ng paghihirap. Gayon may huwag ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang masunod." Ang pananalangin ni Jesus sa hardin ng Getsemani, Kamarera, Pamilya Perea. Ama kong makalawin, ng kumbaga mangyayari, transyatame kalix iste. Ang ikalawang misteryo ng hapis, ang paghampas kay Jesus na nakagapos sa haliging bato. Ay itong
si Kristong naman, tanong aking pararayan. Ang sagot ng taong madla, agad mong ipapatay. Muling lumabas si Pilato, sinabi sa mga Hudyo, wala akong makitang kasalanan sa taong ito. Ngunit ayon sa inyong kaugalian, dapat akong magpalaya ng isang balanggokong araw ng Paskwa. Ibig ba ninyong palayain ko ang hari ng mga Hudyo? Hindi, sigaw nila, huwag siya kundi si Barabas. Si Barabas sa isang tulisan, kaya ipinakuha ni Pilato sa Yesus at ipinahagupit. Ang paghampas kay Jesus na nakagapo sa hadiging bato, Camarera, Pamilya, Bukalan del Rosario. Tayo na at inyong kuha, at loob ko, at loob ko na aniya sa... Ang ikatlong misteryo ng hapis, ang pagpuputong kay Jesus ng koronang tinik. Sa paligid niya. Hinubaran niya sila at sinuotan ng balabal na pulang-pula. Nandito sila ng alamang matinig at ipinutong sa kanya, saka pinapaghawak ng isang tambo sa kanyang kanang kamay, at palibak siyang niluhod-luhulan at binati. Mabuhay ang hari ng mga Hudyo. Siya'y pinaglulurhan, kinuha nila ang tambo at siya'y pinaghapuro. At matapos kutyain, kanilang inalisan siya ng balabal, sinuutan ang sariling damit at nilabas upang ipago sa krus. Ang pagpuputong kay Jesus ng koronang tinik, Camarera, Pamilya Dazo. Nalipa ay hinugdan kapag data. Hinugdan ni si Jesus. Ang ika-apat na misteryo ng hapis, ang pagpasa ni Jesus ng krus. Ano'y sama igawad na ni Pilato ang sentensya, sinong gaban kapag dakan niyong mga palamara, si Jesus na poong ama. Kinuha nga nila at lumabas siya ng krus papungo sa lugar na kung tawagin nako ng dugo, Golgota sa wikang Hebreo. Ang pagpasa ni Jesus sa krus, Camarera, Pamilya Perea. Hindi pinatudalanan niyong mga kampanasan. Ang ikalimang misteryo ng hapis, ang pagkapako at pagkamatay ni Jesus. Lubos nga ninta nung oras na di naghihintay.
liwanag. Pagdating doon sa ipinako sa krus kasama ng dalawa pa, isa sa gawing kanan at isa sa kaliwa. Pagkatapos nito, alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay at bilang katuparan ng kasulatan ay sinabi niya, nauuhaw ako. May isang mangkok doon na puno ng maasim na alak. Itunubong nila ito sa isang espongha, ikinabit sa sanga ng isop at dinihit sa kanyang bibig. Nang masipsip ni Jesus ang alak ay kanyang sinabi, naganap na. Iniyukayok niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Ang pagkapako at pagkamatay ni Jesus, kamarera, Ginoong Ron Esquera at pamilya. Ang mga misteryo ng luwalhati. Ang unang misteryo ng luwalhati, ang muling pagkabuhay ni Jesus. Alleluia, 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 si Kristo'y muling nabuhay, resurreksi, sikut diksi. Alleluia, 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 si Kristo'y muling nabuhay, alleluia. Wagi sa kamatayan, ang Mesiyas ng tanan. Makaraan ang araw ng pagbubuhang liwayway ng unang araw ng Sanlinggo, pumunta sa libingan ni Jesus si Maria Magdalena at isa pang Maria. Bumaba mula sa langit ang isang anghel ng Panginoon at iginulong ang batong nakatakip sa libingan at naupo sa ibabaw niyon. Nanginig sa takot ang mga bantay at nabulagtang animoy patay nang makita ang anghel. Ngunit sinabi nito sa mga babae, huwag kayong matakot. Alam kong hinahanap ninyo si Jesus na ipinako sa krus. Wala na siya rito, sapagkat siya'y muling nabuhay gaya ng kanyang sinabi. Hali kayo, tingnan ninyo ang pinaglagyan sa kanya. Lumakad na kayo't ibalita sa kanyang mga alagad na siya'y muling nabuhay at mauna sa Galilea. Makita niyo siya roon. At patakbo silang napunta sa mga alagad upang ibalita ang nangyari. Ang muling pagkabuhay ni Jesus, kamarera, ginang Florentina Ferrer Fojas at pamilya. Mamalagi sa bayang nagbubuli. Alleluia, alleluia. Ang ikalawang misteryo ng luwalhati, ang pag-akyat ni Jesus sa langit. Sa labas ng lungsod. Pagdating sa Betania, itinaas niya ang kanyang mga kamay at pinagpala sila. Samantalang iginagawad niya ito, siya na may lumayo paakyat sa langit. Siya'y sinamba nila, pagkatapos sila'y bumalik sa Jerusalem, taglay ang malaking kagalakan. Ang pag-akyat ni Jesus sa langit, kamarera, Ginoong John Martin Cruz at pamilya. Ang katauhan
ministeryo ng luwalhati, ang pagpanaog ng Espiritu Santo sa mga apostoles. Nakatipong silang lahat sa isang lugar at bilang narinig ang isang ugong mula sa langit, animoy hugot ng malakas na hangin at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakitang dilang wari mga dilang apoy na lumapag sa bawat isa sa kanila at silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagbalob sa kanila ng Espiritu. Ang pagpanaog ng Espiritu Santo sa mga apostoles, kamarera, Ginoong Cesar Luis Serrero at pamilya. Luwalhati, ang pag-aakyat sa langit sa mahal na Birhen. Sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya kanyang abang alipin, at mula ngayon, ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi, madakilang bagay na ginawa ng makapangyarihan. Banal ang kanyang pangalan. Ang pag-aakyat sa langit sa mahal na Birhen, kamarera, Ginoong Teddy Figueroa at pamilya. Ang pagpuputong ng korona sa mahal na Birhen. Reyna ng langit, magsaya ka. Alleluia, alleluia. Reyna ng langit, magsaya ka. Alleluia, Alleluia. Kasunod nito'y lumitaw sa langit ang isang kaginagilalas na tanda, isang babaeng nararamta ng araw at nakatungtong sa buwan. Ang ulo niya'y may koronang binubuo ng 12 bituin. Ang pagpuputong ng korona sa mahal na Birhen, kamarera, Ginoong Joel Mariano at pamilya. Pagkat Panginoon ay nabuhay, siya na
mong tunay, siya na iyong dinala sa sinapupunang Ama. Ang mahal na Birhen ng Santo Rosario ng Amayan. Salita at 15 maliliit na larawan o tondo. Ang 3 salita, gozoso, doloroso at glorioso, ay mga salitang kastila na nangangahulugang tuwa, hapis at luwalhati. Sa pagitan ng bawat salita ay ang 5 tondo na kalarawan ang bawat misteryo ng Santo Rosario. Ang mahal na Birhen ng Santo Rosario ng Amayan.